Hello guys, welcome back to my channel, and for today's vlog ay mag-quick update tayo dito sa lagay ng ating market ngayong araw ng Biyernes, no? So thank God it's Friday po sa mga nagtatrabaho ng Monday to Friday dyan. Alam ko excited na kayo dahil magde-day off na po tayo, no? Bukas or maya-maya, no? Day off na natin after 5 p.m. So bago tayo pumasok sa trabaho ngayong araw na to, syempre, mag-quick update po na tayo regarding po dito sa nangyayari dito sa ating market. So far, bumaba po yung mga presyo ng mga cryptos natin, no? So, kagabi guys, as you can see dun sa update natin, halos green po lahat ng mga cryptocurrencies natin. But this morning, after few hours, ayan, bumalik ulit sila sa red at may mga ilan po na umangat yung mga prices. Say, for example, yung mga top gainer po natin ngayong araw na to ay si Anchor na umangat ng plus 48.7%. So, kapag nag-invest po kayo kay Anchor, say for example, 5,000, no? So, almost 10,000 na po yung portfolio nyo kapag nag-invest kayo kay Anchor. Ayan. So, isa pa sa mga umangat ay itong si ETC, Ethereum Classic. So, plus 8.7%. At si Sell na 5.5%. So, si Ethereum Classic, no? Kagaya din po yan noong si Luna Classic, no? At saka yung bagong Luna po ngayon. So, si Ethereum Classic, ito po yung nahack dati. Kaya gumawa po sila ng bago at tinawag po nilang Ethereum. Ayan. So, kagaya din yan ni Luna Classic at ni Luna, no? So, dito naman po sa ating coin market cap, si BTC po, no? Medyo plus 0.25%, pero pababa po itong presyo ni BTC kasi, no? So ang current price ni BTC ay $23,966. Si Ethereum naman ay may plus 1.73%, at ang current price ni Ethereum ay nasa $1,880 pa rin. Ang ganda ng performance ni Ethereum ngayon, no? So sa 7 day niya po, 1 week po ito, umangat siya ng 16.86% against kay Bitcoin ng 5.75% lang. So parang triple po ang inangat ni Ethereum ngayong linggong ito. So si BNB naman, ayan, bumagsak ang presyo ni BNB ng plus 1.21%. Yung other altcoins natin ay mababa rin po yung mga prices nila, no? Si Sol umangat ng 1.37%. Polkadot, Dodge ay bumaba po ngayong araw na to. Kasama na dyan si Avalanche. Well, si Avalanche naman, maganda naman ang naging performance na the past few days, no? So, syempre, nag-take profit din yung mga nag-i-invest dyan. Now, when it comes dito sa ating Fear and Greed Index, ay nasa 41 pa rin po tayo. So, tingnan natin itong presyo ni BTC, ano? Kasi bumaba po itong presyo ni BTC ngayon, kagabi, andito po tayo, no? So, remember, I told you yesterday or last night na magkakaroon po tayo ng attempt na magkaroon ng breakout dito sa $24,579. So, nangyari nga po yan. However, hindi ulit naging successful dahil mataas po ang price rejection. Ni-reject ang mas mataas na presyo ni BTC ng mga sellers natin. So, bumaba po ang presyo ni BTC hanggang $23,932. And as of right now, naghahanap pa po tayo ng rebound, no? Kung saan po tayo magre-rebound. Pero I think dito naman sa presyo ni BTC, magiging strong naman yan. Dahil normal lang naman itong mangyari guys, no? Na after umangat itong presyo ni BTC, syempre may magta-take profit, kaya pansamantalang bababa. So, inaabangan lang po natin yung rebound natin dahil kapag nagkaroon po tayo ng rebound, magkakaroon ulit ng attempt para ma-break itong resistance na to. So, ang ating goal nga guys ay umangat po itong presyo ni BTC hanggang dito po sa $30,000. Ayan. So far, pababa itong ating RSI. Pero yung ating 50MA na nasa ilalim pa rin ng ating candlestick. Good pa rin naman yan. At itong ating MACD, meron pa naman tayong konting buying volume dito, no? So, dito naman sa ating 1 week time frame kay BTC. Tingnan natin, no? So, i-move lang natin ito ng 1 week kasi naka 4-hour time frame pala.
So, naka 4-hour time frame po tayo guys lagi dahil gusto nating makita yung immediate price action ni BTC. Ayan. So, kaloload lang po. And as of today, green pa din naman. So, it's still good, no? Although yung ibang indicators natin ay hindi naman ganun kaganda, pero improving po, no? Ayan, may mga improvement po tayong konti. Now, when it comes kay SLP ngayong araw na to, well, ang presyo po ni SLP nasa 26 centavos pa rin. Bumaba po tayo ng negative 0.21%. So, konti lang naman yan, guys. No? Manageable pa din naman. Now, so far, consolidating lang po itong presyo ni SLP. For as long as hindi po natin nabibreak itong support na to, we're still good. No? As long as itong ating 50MA and nag-stay below sa ating candlestick, good po tayo, good indicator yan. At yung ating RSI, as long as hindi bumababa dito sa ating oversold areas, magiging maganda at magiging strong itong presyo ni SLP. So, dito naman kay AXS, tingnan natin itong kay AXS, no? So, nasa 18.42% pa rin. Challenge pa rin kay AXS na umangat itong presyo niya hanggang 19.10. So, nagkaroon ulit tayo ng attempt, guys, dito. However, just before itong ating resistance, ay nagkaroon ulit ng bentahan, no? Nag-take profit itong mga sellers natin. Kaya pansamantalang bumaba itong presyo ni AXS. Ito nga lang, nagko-close yung ating 50MA dito sa may 4-hour time frame. Kapag bumagsak itong presyo ni AXS pass nitong ating 50MA, eh baka bumaba itong presyo niya, no? So, dito naman sa ating chart, yung ating RSI, so-so lang naman, nasa 52 tayo. Wala sa overbought areas, wala din naman sa oversold areas. Yung ating MACD, may konting buying volume. So, antayin lang natin, no? Tsempohan lang po natin itong rebound ni AXS. Siyempre, kung mas marami po ang bibili ngayon kaysa magbibenta, makakahanap po tayo ng mas matinding rebound dyan. Ayan. So, yan po ang ating update ngayong araw ng Biyernes or ngayong araw ng Friday, Biyernes, no? As in Espanyol. So, again, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na update at nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumusubaybay at patuloy na sumusuporta dito sa ating channel. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon at mabuhay po kayong lahat.